Ayun na, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ayan, sana po mga kaibigan ay nasa mabuti kayong kalagayan habang po nakikinig at nanonood dito po sa ating panibagong reaction video. Alright. At syempre mga kaibigan, natin pong binabati yung ating mga kababayan dyan sa Northern Samar, ano po, from Lauang, Pambuhan, ayan ka, dyan po sa Katubig, San Roque, at lalong-lalo na po yung mga kababayan natin dyan sa Katarman. Ito po ay related reaction video. Alam niyo po mga kaibigan, nakita po natin ano po, na sobrang viral po itong trio ng Katarman. Ito ho yung tungkol sa mga tatlong batang kumakanta sa lansangan na talaga naman sobrang galing, ano po. At kumusta na kaya sila? So, na-vlog ito ni Mr. Sabriones. At kumusta na kaya sila? Ano na kaya ang nangyari sa kanila? At ano naman po yung latest development na ginawa ni Mr. Sabriones? Alright. So mga kaibigan, kung interesado ka sa topic na ito, ayan, tapusin mo sana hanggang sa dulo ang video. At syempre, hihingi lang po ako sa iyo ng kunting pabor mga kaibigan. Pindutin yung subscribe button at bell button para updated ka sa ating pang susunod na mga video. Okay, so buhay naman mga kaibigan, ito na nga po. Ano? Matapos kung umabot ito ng 150 plus ano po na video. Dito naman mayroon tayong ginawang reaction video noon patungkol kay Mr. Sabriones. Ito po yung pinamagatan bakit nagkaganito. Ito pala ang plano ni Mr. Sabriones. Mapapanood po natin ito mga kaibigan, matatanda na dito po sa reaction video binigyan natin ng diin kasi po sinita po ng tatay si Mr. Sabriones at tinanong ho kung ano nga ba ang kanyang layunin sa mga bata. Well mga kaibigan, ano pa, dito sa vlog ito na nang na-vlog ito ni Mr. Sabriones, nasa 1,000 plus pa lang ang kanyang subscribers. Pero alam nyo po, grabe ho, sa kasalukuyan po, congratulations Mr. Sabriones. Sa kasalukuyan po ay meron na po siyang 6,390 followers. Ito po yung nakakatuwa, ano, the reason why na binigyan natin ng reaction kasi po sobrang nakatutuwa. Natutuwa po ako kay Mr. Sabriones mula po sa pagiging maliit na vlogger. Ngayon, unti-unti na siyang lumalaki at talagang super trending ang kanyang mga video, lalo na po ang topic doon sa trio ng Katarman. At atin pong bibigyan daan mga kaibigan yung pong mga komento na mga positibong komento na binigay ng ating mga kababayan dito po sa akin pong reaction video nung una. Okay, so ayan, ito po, basahin natin. Siyempre una, mula kay Ronron Muslares, shoutout nga pala sa mga Muslares dyan, no? Sa Katarman, Northern Samar. Sabi ni Ronron Muslares, dapat nga magpasalamat si tatay kay Ma'am Briones. Baka ito na ang magiging dahilan na maiangat sila sa kahirapan. Malaking tulong na rin po yun kay tatay, dahil may talent din po ang mga anak niyo. At higit sa lahat, napakabait po ni Ma'am Briones. Yun po yung sabi ni Sir Ronron Muslares. Okay, ayaw naman po kay Anatula Claro. O yan, sabi naman ni Anatula Claro, mabait si Madam Briones, mahabagin, nakikita naman ang tunay niyang layunin sa pagtulong sa mga bata. Kaya maraming salamat Anatula Claro, napakaganda na komento po yun. Sabi naman ni Rex Aklao, sabi na Rex Aklao, magpasalamat na lang po sana si tatay. Ang importante ay tinutulungan sila. Maswerte po sila kasi sa dami ng mga tao sa mundo, sila pa ang napili na matulungan. Kahit sabihin po natin, for content, at least to do effort naman, si Ma'am Briones, saludo po ako sa kanya. Ayan po naman ang komento mula kay Rex Aklao. Ayan. Atin pong basahin mga kaibigan. No? Ito, lalong-lalo na po yung mga comment ng ating mga kababayan dyan po sa Northern Samar. Para po mabigyan din natin. Ayan. Sabi pero meron din sinabi si Maymay, official ng Hong Kong, sa tingin ko maganda naman ang hangarin at gusto na tumulong ng tao, dapat magpasalamat na lang dahil sila yung napiling tulungan. God bless po sa mabubuting tao na handang tumulong sa ating mga kababayan. Ayan po naman ang sabi ni Maymay. Ayan.
So mula naman kay Leo Sencio Lucero. Shoutout nga pala sa mga Lucero dyan, no? Sa Katarman, San Roque, yan. Miguel Love shoutout dyan sa mga Lucero family. Alright, sabi ni Leo Senso, ang nakikita ko kay Ma'am Briones ay ang kanyang malaking busilak na puso na handang tumulong sa kapwa hanggang kaya niya. Good job po, Ma'am, and God bless. Yun, yun po yung sabi ni Sir Leo Sencio Lucero. Nabubulol ako, no? Ayan. Mula naman po kay Harleen Nasam. Ayan, Harleen Nasam. At Miguel Love shoutout sa mga taga Palapag dyan, Nasam family. Ayan, ang katramihan po ng Nasam family ay sa Palapag. Sabi naman ni Harleen Nasam, maraming salamat Ma'am Tisa. Sana marami pang sponsor ang tutulong sa kanila para nga makapag-aral ang mga bata. Kawawa naman. Pero ituloy pa rin ang pagkanta ng mga bata. Oo nga naman, no? Kasi nakakapagbigay saya at nakakaaliw talaga itong mga batang ito sa totoo lang. Ayan. So, hanapin pa natin. Maraming mga na... Ayan, ito naman ay mula naman kay Pilar del Rosario. Ayan, sabi naman ni Pilar del Rosario, huwag sana bigyan ng masamang kahulugan ang pagtulong ni Madam Briones. Dapat magpasalamat ang tatay ng mga bata. Of course, ang intensyon ni Madam Briones ay bigyan ng magandang kinabukasan ang mga bata. God bless. So, yan po yung sabi ni Pilar del Rosario. Okay. So, Desert Boy Livia Channel, if I am the father of Blue's Trio, I will choose the offer of Ma'am Tisa Briones for the kids' future. Ayan, English yun ha. Sabi naman ni Desert Boy Livia Channel. Kaya hanapin pa natin Alex Aban. Ayan, Alice Aban. Sabi ni Alice Aban, tama yan sir, dapat si tatay, hindi ganun ang tanong niya. Mali yun, dapat magpasalamat na lang sila. Maswerte nga sila at sila ang binigyan ng ganyan tulong, ang sabi ni Alice Aban. So umani ito mga kaibigan, ano, umani ito ng napakaganda at napakapositibong reaksyon. At kung titingnan natin, tulad yan ang sinabi natin, ayan, 6,390,000 na po ang subscribers ni Ma'am Tessa Briones. At mayroon itong latest mga kaibigan, no? May latest video po siya about sa trio. Ito po yung 8 days ago, ayan. So, nasa 52,000 views na po ito. Ito po naman ay itong trio ay dinala niya uli sa kanilang bahay, pinakain, ano ho, habang kumakain mga kaibigan ay tinatanong niya kung bakit hindi nakapag-aral, nagkwentuhan sila. And of course, nagbigay din ng mga awitan itong trio na ito. So nasa 52,000 views na po ito. Pero alam niyo po mga kaibigan, the reason why na gusto kong magbigay ng reaksyon ito, mayroon kasi isang tao na nag-comment. At itong comment na ito ay babasahin natin kasi naka-public naman. Ano po? At gusto kong ipaabot ito kay Ma'am Tisa. Kasi medyo nakakabahala. Although hindi ko sinasabing tama yung komento kasi wala naman ako doon. The reason why na binibigay natin ng reaction kasi gusto kong ipaabot sa kanya upang alamin kasi naniniwala ako na mas mainam kung aalamin pa ni Ma'am Tisa kung ano nga talaga yung pinakamalalim na dahilan. Dahil sa comment na ito, na-alarma ako. Okay? So, balikan lang natin. Ito po yung comment ni William Catamora. Okay? Ang sabi ni William Catamora, magaling yan. Napakagaling. Ang nakakaawa yung mga bata. Yung inaanak ko, balita ko, bininta na daw. Yun yung sabi ni William Catamora. Itong si William, may mga comment pa ito doon sa mga ibang video ko. Taga Pambuhan, Northern Samar daw. So, ako, hindi ko kilala itong tao na ito, no. Pero dahil na ipubliko ang kanyang komento, siguro mas mainam ang suggestion ko. Siguro, kung papasok si Ma'am Tisa na tulungan itong mga batang ito, mas mainam din na kung papasyal siya doon mismo sa pinanggalingan.
doon sa pambuhan, ipagtanong-tanong niya para makakalap siya kung ano nga ba ang pamilyang ito, no? Kasi siyempre kailangan malaman din natin kung ano yung mga nakaraan, ano po, doon sa pamilya, lalong-lalo na po sa tatay. I don't know kung agree kayo mga kaibigan. Comment down below, pero ito opinion ko lang naman. Ito po ay reaction ko lang naman. Kasi sobrang concerned din tayo sa mga bata. Ano po? Mas mainam na mas palalimin pa ni Ma'am Tessa. Pero nasa kay Ma'am Tessa yan kung pupuntahan niya. Ito lang naman ay naikomento lang. Kaya ho, kayo po bilang mga taga-panood ay i-comment din nyo. Alam nyo, excuse me, alam nyo mga kaibigan, tulad ng sinasabi ko, mahalaga pa rin ang edukasyon sa mga bata. Pangalawa, mahalaga din na ma-preserve ang talento ng mga batang ito. Lalong-lalo na po sa mga waray-waray, puno po ng talento. At ang mga waray-waray, mga kapatid, pagdating sa pag-awit at pagkanta ay hindi po matatawaran. Nakikita po natin yan sa mga bata. And hopefully, sana makita natin sa paglago at paglaki nito, ay makita rin natin na sila ay nasa entablado. Hindi sila nasa kalsada, nasa entablado at umaawit. Yun yung pinakamaganda kasi may talent po sila. Mayroon po silang talento na kailangan lamang i-develop. Pero doon po, sabay sana sa pag-develop, ay siyempre ang pagbibigay ng pagkakataon na makapag-aral ang mga batang ito. Dahil yan lang po naman ang ating sangkalan para makaahon sa kahirapan. Well mga kaibigan, yun po yung kabuhang reaction natin dito. Ano po? At talaga naman, congratulations again to Ms. Tisa Briones. Lumalaki na ang iyong channel, Ma'am Tisa. Stay humble. At sana po, ang payo ko lang, gumawa ka ulit ng mga video about sa pagtulong. Kasi kung papansinin mo, mas gusto ng mga tao yung pagtulong. Pero mga kaibigan, bisitahin po natin ang kanyang channel. Nagpo-promote din po si Ma'am Tisa ng mga lugar at mga pasyalan sa Northern Samar. Mga kainan ng mga bagong bukas, mga hotel. Naroon po sa kanya, takumpleto yan. Pero Ma'am Tisa, suggestion ko sa iyo, subukan mong pasukin na ito since naumpisan mo sa trio. Ituloy mo yung charity mission, yung paghahanap din ng iba pang mga matutulungan dyan. At ito yung nakikita kong gusto din sa iyo ng tao. Okay? So congratulations, tuloy-tuloy lang Ma'am Tisa. And of course mga kaibigan, comment down below. Lalong-lalo na po itong komento po ni Mr. William Catamora. Hindi ko po siya kilala, ano, nag-comment lang po siya rito mga kaibigan. At hindi rin natin pinaniniwalaan na totoo ang kanyang sinabi. Pero gusto kong iparating kay Ma'am Tessa, kung may pagkakataon, alamin, mas palalimin pa niya ang pagsasaliksik nang sa ganun ay maibigay sa mga tao. Kasi nakita natin na tinutukan ito ng maraming mga kababayan natin, lalong-lalo na po dyan sa Northern Samar at dyan sa Katarmat. Congratulations po sa lahat. Ako po muli si Taong Gala. And of course, maraming salamat po sa mga nanonood at nag-susubaybay ng kwentong ito. Hilingin ko lang po sana na huwag natin i-skip ang ads. Tulong na rin po ninyo sa channel na ito. And of course, suportahan po natin Ms. Tisa Briones. Maraming salamat po mga kaibigan. Miguel Love shoutout po sa ating mga kasama dyan sa Team Colette. Ayan, kay Sis Det. Of course, kay Mami Nila, kay Mamshi, kay Bunso, kay Auntie V. Sa ating mga mang-aawit na sila Varline, sila Nervert, si Big Boy. Okay. At syempre, si Shenlane. At syempre sa ating mga kasama, sila Lisbon Tantan, si Judith, si Jocelyn, si Bayaw. Ayan, Miguel Love shoutout. Si Ate Nida. Ayan, bigay love shoutout. And sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Hanggang dito lang po muna. Mabuhay po tayo. Paalam pansin.